Good morning, cadets. This morning we'll discuss the subject matter is about rifle 5.6mm, M16A1 or also known as the Armalite. But we proceed to our main topic. Let me introduce first myself. I'm a technical sergeant from Landros Espinye, 79854. They entered the military service on 15 December 1995. Present unit assignment ko is 602 CDC, 6R CDG, RSCOM. And designated as the chief clerk and subsequently the personnel NCO of 602 CDC. With regards to my military schooling and training, I am a graduate of the Scavenger Orientation Course, the Basic Airborne Course, and the regular of the Scavenger Course, Basic and Advanced Adjutant General Service NCO Course, ROTC Administration Training, and at the same time, the Warfighting Competency Training. Yan ang aking profile. So, any question? So, kung wala, mag-proceed tayo. So, dito, meron tayong classroom rules. So, ano ito? Mobile phone shall be in silent mode. So, ibig sabihin, yung cellphone na natin dyan, pwede natin paki-silence habang tayo ay nag-lecture para hindi naman tayo ay ma-disturbo. So, anong sunod? Students' question will be raised during and after each delivery of the lesson. Subtopic by raising your hand. So, napakasimple, di ba? Kung may tanong kayo, itaas nyo lang inyong kamay at mag-ask question. So, classroom rules pa rin. 10 minutes break every after 50 minutes discussion natin. Next, students are allowed to use the restroom anytime. So, ibig sabihin, kung nag-iingihin na kayo dyan, pwede kayo gumamit ng ating CR. So, papatuloy natin. Yung safety precaution naman natin, ano ito? In case of emergency, student will follow the escape routes as prescribed by the evacuation plan. So, kung may mga emergency tayo, sundin natin kung saan ang nakalisid-nilid na fire exit natin. In case of fire, do not panic and move outside using two doors. So, ito naman, in case na may mga magsurubi dyan sa ating classroom or sa ating kung saan man tayo naroon, kailangan maglabas tayo, huwag tayo masyadong magpanik, lumabas lang tayo kung saan mga pintuan natin, kung saan man yan ay mayroong pintuan. Safety precaution pa rin, in case of earthquake, do not panic, do the duck, hold and cover technique. Find your way calmly and stay at the designated area. So, dito naman, in case naman natin na mayroong tayong earthquake, so, kailangan naman natin naman that hold and cover technique ang gagawin natin para hindi naman tayo matamaan kung ano man yan mga debris na maglaglagan sa ating classroom. So, in-question dito sa ating safety precaution at sa ano natin. So, any question? Wala. So, mag-proceed tayo, ha? This is my scope of presentation. Ito na yung topic natin ngayon. So, ano ito? Letter A, the definition. Letter B, the characteristic. At saka letter C, yung eight cycle operations, other features, general data, operational characteristics, ammunition use, major components, and parts of M16,
assembly and disassembly, then the malfunction. So, yan ang ating talakay ngayon. So, magpatuloy tayo. So, definition. Rifle caliber 5.56 mm M16A1 is composed of a rifle, a magazine, and a sling. Ito yun. Makita natin. Composed of a rifle. Ito yung rifle natin. At ito yung magazine. And ito naman yung sling. Or it is other known as the Armalite. So, sino nakakita nito ng ating Armalite or nakahawak man lang? Or, the same time nakapagpaputo? Sige, okay. Proceed tayo sa letter B. The characteristics. So, ano naman ito? Una-una, lightweight. This weapon carried by individual soldier because the butt, upper handguard, are made of fiberglass and aluminum. And a soldier can carry itself. Ibig sabihin, the word itself mismo, yung lightweight, ay magaan na. Bakit? Kasi yung upper handguard niya ay aluminum at saka ito ay kayang-kaya buhatin ng isang soldado para makapag-fire siya. Dahil the word itself, lightweight, is magaan naman ito. Next, aircon. Ano naman itong aircon? By means of air that circulate around the barrel will make the barrel cold. Ito naman, aircon. Dito sa ating M16, kung nakikita ninyo, may butas-butas dito. May butas din dito. Yan ay ang purpose niyan. Yon ang nagpapalamig sa ating barrel para hindi ito mag-overheat. Kaya mayroong butas-butas yan para papasokan ng hangin. Kaya, aircon. At dyan din mag-circulate ang ating mahangin sa loob ng ating barrel at para palamigin niya ito. Next, gas operated. When a cartridge is fired on the rifle, it produces gas that makes the rifle to operate. Itong ating M16 na ito, ito ay gas operated. Bakit? Dito, kung nakikita mo ito yung parang stainless na maliit dyan, yan ang kanyang tinatawag natin na gas tube. Yan ang sinasabi na nagpapatakbo or nagpapa-operate at nagpo-produce ng gas para itong rifle natin is mag-operate. Kasama talaga yan sa ating M16 rifle na design. Yung tinatawag natin na gas tube sa loob para mag-operate yung ating M16 rifle. So, any question regarding dyan? Okay. Magazine feed. The feeding system of this rifle by means of the inserted cartridge to the magazine. So, ano ibig sabihin nito? Magazine feed. Papakainin natin ang magazine yung ating M16. Ganito yun. Ito. Oh. Yun. Yun ang ibig sabihin ng magazine. Ang ating magazine feed. Inserted cartridge to the magazine. Papakainin ng magazine yung ating M16 rifle. Shoulder weapon. In firing, usually the butt of this rifle placed at the shoulder to have a good sighting, especially marksmanship training. Ano ito sabihin ito? Ito, ang shoulder weapon, ang rifle natin, kailangan malagay natin sa shoulder natin when we are on marksmanship training para maganda ang sight natin pag
maganda tayo ng marksmanship or mag-hit tayo ng target. Kaya nilagay dito sa shoulder weapon para mag-stable yung ating position when we are on the marksmanship training. Next, semi or fully automatic. This rifle is designed fully or semi-automatic through the use of selector lever. Ito yon, makita ko sa inyo yung selector lever niya. Ito yung selector lever niya, na-adjust natin sa semi or automatic. So, once na nasa semi yung ating adjustment ng selector lever natin, yung putok nito ay isa-isa lang. Kahit anong kalabit mo yan, pagpumutok na yan, isa lang talaga. Samantala dito, pag in-adjust mo dito sa automatic, isang kalabit mo, yung rounds ng magazine mo na ito, isang kalabit mo lang ubos yan. Kasi automatic yung na-adjust mo na selector lever niya. Yan ang ibig sabihin ng semi or fully automatic. Semi, isang kalabit mo, isang putok. Automatic, isang kalabit, ubos yung isang magasin mo na karga dyan sa yung M16. With regards to our characteristic ng ating M16 rifle. Okay, proceed tayo. Letter C, 8th cycle of operation ng ating M16 rifle. Una, feeding. The forward movement of the bolt, stripping to the top round from the magazine and moving it forward to the chamber. Ibig sabihin, yung M16 rifle natin is papakain natin ng bala para mag-plaster dito sa kanyang chamber. Kung nakikita niyo dyan sa ating picture, yan ay maghuhugot ng huhugutin niya dito sa magasin na ito yung bala at i-plaster niya sa ating chamber. Papakain ng bala. Feeding. So next, yung chambering. Repair to the positioning the round in chamber. Yung kung kanina, pinapakain natin ng bala, ngayon naman, nandoon na siya sa loob ng chamber, pinapasok na niya sa chamber para maging maayos ang cluster ng kanyang bala doon para accurate kung sakali man nagpaputok. So, chambering, pinapasok sa loob para maging maayos ang kanyang cluster ng bala sa loob ng chamber. Baka nakikita niyo naman ang picture niya, no? Kung nakikita niyo yung picture, yun ang cluster ng bala sa loob ng ating M16, dito yan sa loob. So, number 3, locking. The step in the cycle of operation that is the counterclockwise rotation of the bolt, securing it into the barrel locking lugs. So, ito naman, ibig sabihin naman ito, yung ating bala na pinasok sa chamber kanina, nilalock nitong kwala ito, yung locking lugs niya, para mag-ipit, para hindi napagalaw-galaw sa loob ng ating chamber. Kaya, nilalock na yan. Para pag, kung sakaling pag-fire mo, hindi na yan gagalaw-galaw. Sure ball na siya sa loob ng chamber. So, kung nakikita nyo dito, nilalak niya dito sa kanya, o, locking lugs niya, o. O, nakikita nyo ba dyan ang picture? So, next. Yung number 4 natin, ito na yung firing. Repair to pulling the trigger, release the hammer to strike the primer. The primer ignites and return. Ignites the powder charge with the cartridge. Ibig sabihin, once na kinalabit ninyo ito, yung hammer dyan, papalo. Para
pati Jesus ang ubinya yung formula sa pinalo ng hamil yung ating buwit ng ating bala, yan ay masusunog ang kanyang pulbura dyan para lumipan yung kanyang pulkitay. Yung bala, yung maliliit na bala na yan, yung matulis. Kaya, firing. Number five. Ang laki. Refer to the clockwise rotation of the ball from the barrel. Laki lags. Ibig sabihin nito, pumutok na siya, di ba? Nag-firing na natin. So, wala lang naman ang ating bala sa loob. Basiyo na lang ang natitira. So, sa picture na yan, iluluwagan na naman niya yung locking lugs niya kasi wala lang laman. Napaputok na. Kaya, unlocking. Refer to the interpretation of the ball from the locking lugs. Kari lang naman eh. Iluluwagan lang naman ngayon. So, number six. Extracting the step in the cycle of operation that pulls the round from the chamber. Ibig sabihin, extracting na hilahin niya patras yung basiyo na wala naman doon sa chamber para ilabas niya yung ating basiyo. Kaya, extracting, hilahin niya muna para mailabas niya yung basiyo. So, ito na yung number 7 niya. Ha? Ejecting na. Kanina, extracting, inihila niya. Ito na, papalabasin na. Ejecting, the step in the cycle of operation that removes the expended cartridge from the weapon out of the ejection port. So, ibig sabihin, kung kanina yung sinasabi natin na kwan yun, extracting, ito naman ay ejecting. Ilalabas niya yung basiyo dito sa ating ejection port. Dito. Yan. Ilalabas niya yung basiyo na yun na walang laman, yung napaputok na. Kaya ejecting na. Yan ibig sabihin ng ejecting. Itapon niya palabas yung basiyo. Yun ang pampito natin na cycle of operation na ating M16. Yan sa picture. Diba, nakikita nyo yan, nakatapon yung basiyo. Yan ang ejecting. So, dito naman sa cutting, to, pagtapos niya na eject, ito na. Cutting, refers to the rearward movement of the ball, riding over the hammer, resetting the weapon for subsequent firing. Ibig sabihin, yung bolt na ito, kung nakikita nyo, mag-atras ito. At magkuha uli ng bala para for subsequent firing uli niya. Ibig sabihin, basta cutting siya, mag-atras siya yung bolt para magkuha uli ng bala para for the next round uli. So, any question sa excitement of operation natin? Tandaan nyo, yung excitement of operation natin, hindi yan dapat ma-ramble. Kailangan from feeding to cutting dapat. Kasi yan ang talaga yung cycle of operation niya. Kasi pag hinalo-halo nyo yan, wala. Hindi yan ang mag-operate yung ating M16 rifle. So, yun yung 8 cycle of operations. So, pagpatuloy natin. Letter D na tayo. Other pictures. Can be fired either automatic or semi-automatic. So, nasabi natin kanina na pwede natin ma-adjust sa semi-automatic or automatic yung ating M16 rifle ayon dito sa ating selector lever niya. The barrel assembly has an adjustable sight and last suppressor. Ibig sabihin, yung barrel assembly niya, dito yung barrel assembly niya sa loob niya, kasama mga dito hanggang dito yan. So, ito ibig sabihin niya, yung adjustable yung side niya. Dito, kung nakikita niyo dito, adjustable lang side niya. Pwede pataas, pwede mababa. At ito naman yung sinasabi dito, plus suppressor. Yung dito, yung may butas-butas dito, makikita niyo.
dalam pasukan Italia. The barrel is surrounded by heat-resistant materials made of fiberglass, which is shaped into handguard and forearm. Ito, makita nyo dito, ito ang kinatabi na handguard at ito ay fiberglass para gumaan yung ating rifle. At ito ay nagkukorte, korte siya na parang forearm natin. Yun ang number 3. Number 4, the back of the stock has a rubber recoil pad. It helps absorb the recoil with firing the M16 rifle. Ito naman, yung back of the stock na sinasabi, ito yung recoil pad niya sa likod para kung sakaling mag-recoil siya, magpaputok ka, hindi ka masyadong masaktan. Kaya ito yung recoil rubber recoil pad niya. Number 5, for M16 back of the stock has the storage for cleaning gear material. So, pakita ko sa inyo, bubuksan natin yung sinasabi na M16 back of the stock has the cleaning material. Ito yon sa loob niya, mayroong cleaning gear material. Sa loob, mayroon dyan makita ka toothbrush o mga pag-uswab niya, paglinis ng kanyang barrel, yan yan ilalagay. Number 6, it has a forward assist assembly located on the rear of the upper receiver. It assists action spring in driving the bolt pulley home. Ito yung sinasabi ng forward assist assembly. May spring ito na para tinutulak niya yung bala sa loob para mag-pulisitin sa chamber. Kasi pag hindi, pag mahina yung pagkasamo rito, hindi aabot yung bala doon na mag-plaster sa chamber. Kaya ito ay tinutulak para mag-plaster sa loob ng chamber ang ating bala para hindi mag-stapin sa ating M16 rifle. A bipod can be attached to the rifle. Yung bipod na sinasabi, kaso lang wala akong bipod, dito yan ilalagay sa ating M16 dito. Para kung mag-sight ka, may bipod dito, magtutulong sa iyo para mag-stable ang iyong firing position na hindi galaw-galaw yung M16. Kaya nilalagyan niya ng bipod. Proceed tayo. Letter A, general data. Weight and length. Rifle without magazine and sling. Ang bigat niya is 6.5 pounds. Walang makasin niya lang at saka swing. Firing weight fully loaded with sling. O, ibig sabihin, kung loaded ang M16 mo ng 20 rounds, ay ang bigat niya is 7.6 pounds. At kung 30 rounds naman, at kung ito lang 30 rounds ang karga niya, ito kanina yung 20 rounds, ito yung 30 rounds. So, pag 30 rounds yung mga karga ng M16 mo, is mayroon siyang bigat na 7.9 pounds. Full magazine, 20 rounds. O ibig sabihin, ito na full magazine mo, 20 rounds. Ito ay may laman ito na 20 rounds na bala. Ang bigat nito is 1270 pounds. Dito naman sa 30 rounds, fully loaded ito, may bala sa loob, may bigat siya na 1.0 pounds. Empty magazine, 20 rounds. May bigat siya na, ibig sabihin kung ito ay walang laman, ang bigat niya is 0.20 pounds. At the same time, na 30 rounds naman is 25 pounds ang
bigat niyan. Dito naman sa bypass entry, 260 pound. Ah, wala akong papakita ng bypass. So, yun na muna. Tapos, bayonet type, M7, 260 din yung bigat niya. Rifle with bayonet type, M7, 44.25 inches yung haba niya. Ito ibig sabihin nito, pag nilagyan natin ng bayonet dito, yun ang haba niya. Rifle overload with blast suppressor. Ibig sabihin, yung haba nito ng ating M60 na ito, or ito ng dito is 39 inches. Kasi mayroon siyang blast suppressor dito. Barrel with blast suppressor, 21 inches. Barrel without blast suppressor is 20 inches. So, yun ang kanyang general dita ng ating M60 rifle. New question? Okay. Proceed. Later end na tayo. Operational characteristics. A. Maximum rate of fire. Semi-automatic. 45 to 65 rounds per minute. 45 to 65 rounds per minute. Yung lumalabas na bala sa kanya. Sa semi-automatic. 2. Automatic. 150 to 200 rounds per minute. Sustained rate of fire. 12 to 50 rounds per minute. Then maximum range. Yung maabot niya ng ating M16 rifle na maabot na bala niya na kwan. Yung range, maximum range is 2,653 meters or convert natin sa kilometer is sa approximately siya 2.6 kilometer. So gaano malayo yung abot ng ating bala na ito? Malayo. Kilometro ang abot niya. 2.6 kilometers. So dito naman sa maximum effective range is 460 meters. Ibig sabihin yan, pag tinamaan ka dito na solid or fatal sa 460 meters na yan, patay ka dyan. Dahil yan ang kanyang maximum effective range ng ating M16 rifle. So, tandaan, maximum effective range is 460 at maximum range is 2,653 meters. Sight rate of fire, 700 to 800 rounds per minute. Muzzle velocity, 3,250 pounds per second. Approximate. Magazine capacity. Ang loob na sinasabi is ito, may laman na 30 rounds. At saka, ito namang short is 20 rounds ito, yung laman ito. So, yan ang ating operational characteristic ng ating M16 rifle. So, letter G, ammunition used. Yung bala na ginagamit natin. Isa-isahin natin natin kung anong itong bala na ginagamit sa ating M16A1 rifle. Type. Number 1, ball-in-193. Standard cartridge for field use with M16 rifle and has no identifying marks. This cartridge has a projectile weight of 55 grains and is 1.9 cm long with a solid lead core. Ibig sabihin yan, yung ginagamit natin dito is ito na bala is standard na ginagamit ng ating M16 na bala para sa ating M16 rifle. Yung maligat na yung projectile niya, yung projectile niya sinasabi, yung ito, yung maliit na ito na parang bronze, ito may bigat na 55 grains at may haba na 1.9 cm long with a solid, ito yung sabi niya, yung solid lead core. Ito yung matulis nito. Wala siyang identifying marks. Yan ang ibig sabihin niyan. Na
yung Bolt N193. Ito. So, dito naman, number 2, Bolt N855. Pending metal jacketed lead, alloy core bullet with a steel penetrator. Has a 62 grains. A NATO standard rounds, a green tip identifies it. Ibig sabihin, wala lang akong dalawala na ganyan. Kung ito kanina, yung standard natin kanina na bala na ginagamit, is may 55 grains, ito naman is merong 62 grains. Ibig sabihin, mas mabigat yung bala dahil sa 62 grains ang karga niya. At ito ay nakakabutas ng ating steel. Kaya may sinasabi niya, no? Steel, penetrator, mabubutas niya. It's because yung karga ng bala niya dito is napakalakas. Kaya nga, meron siyang green tip. Mas malakas yan kaysa standard na tinabala. Number 3. Tracer or N196. Used for observation of fire, incendiary effect, and signaling. A red or orange painted tip identifies it. So, mamaya makita niyo ang different kinds na bala na sinasabi natin dito. Tracer, ito ang bala na ginagamit. Pag pumutok ito, makikita nyo yan na parang nagbabaga siya. Kaya kasi ginagamit din ito sa pag or suppression natin fire at the same time, incendiary effect. Pag ang bahay mo na yan is medyo kugon, lalo pa pag init, pag natamaan yan ng tracer bullet, maaaring masunugan, kubo-kubo mo na yan, ang bubong niya ay kugon dahil meron siya, incendiary effect. Red or orange painted tip identifies it. Mamaya, makita niyo kung anong itsura niya. So, meron pa. Dummy, M199, used during dry firing and other training. The cartridge can be identified by the six group along the side of the case. Ito naman ang dummy na ito. Ay akala mo ay tunay. Pero yan ay hindi yan puputok. Dahil yan ginayagaya lamang sa original na bala. For example, sa dami natin, kung nakita ninyo sa palayan, mayroong tao-tao dyan na diba-diba para pambugaw ng ano yan, ibon. So, ganun din dito sa bala natin kasi ito ay ginagamit lamang sa training. Dahil nga mayroong identifying marks niya is mayroon siyang 6 groove along the side of the cartridge. Yan ang dami. Kala mo, tunay, pero hindi pala. Next, number 5. Blank. M200. It has no projectile. The piece mouth is closed with a 7-petal crank, rosy crank practice and shows a violet tip. Ibig sabihin, blank. Ang sinasabi natin na kumul na sinasabi blank ammo. Yan ay walang ganito, walang matulis na projectile. At saka may ano ito, pero ito ay mayroon din pultura sa loob. Wala lang itong bala na or projectile na lumilipad. Dahil ito ay may pinikrit dito, kumbaga iniipit. Iniipit lang siya para matamunan ang pultura para di sumingaw. Ito ay mostly ginagamit namin sa funeral honor or may tinatawag na 21 gun salute. Pero ito ay nakakadisgrasya rin dahil pag pinutok mo sa mata ito, pag pinutok mo, mabubulag siya dahil mayroon purpula ito sa loob. Kaya, pag magamit kayo ng dam, pag nyo itutok sa tao, itutok nyo sa walang masasaktan. Kaya, dapat iwasan ang disgrasya. Number 6. Plastic practice ammunition or NH62. Designed exclusively for training.
It can be used in your observation ammunition or indoor ranges and by unit that have a limited range that does not allow the firing of service ammunition. Blue tip identifies it. Ito naman, yung plastic ito, practice ammunition. Ginagamit ito pa practice lalo sa training. Dahil ito ay may limited lang na pulbura na kina-charge dito sa kinakarga dito sa kanya, sa ating mala na yan. Ginagamit lang ito sa pag-practice dahil na limited lang, para indoors lang siya. Pero kung wala rin naman ng bala na, pwede naman ito gamitin. Nakakapatay din yan dahil meron itong ano din, projectile na lumilipad rin. Pag ginamahin ganito, ay naku, ano pa rin, masasaktan na rin. Ito ay limited lamang ang kanyang malapit lang kanyang ano ito, nabalakuan. Malapit lang siya. Kasi pang-indoor ranges lang siya. So dito makikita natin maya kung ano mga itsura ng ating N6 mga bala na ginagamit natin sa ating N16 rifle. Any question? Okay. So yan na ngayon yung bala na din-discuss natin kanina. Yan ang itsura niya. Ito yung ball in 193, yung sinasabi natin na service ammunition natin, na wala siyang pagkakilanlan, wala siyang kulay-kulay. So ito naman yung ball in 853, yung may tinatawag doon na grain kanina. Yan, malakas ang kanyang charge, mas malakas ito kaysa dito. Yung tracer bullet nito, yan, kanina, yung may orange ang tip niya, dalawang klase ng ano dyan, may pula at saka orange ang palatandaan niya na maging siya ay tracer bullet. Dami naman. Ito, nakikita nyo sa ano, merong naka-sige na may globe siya. Yan ang palatandaan na dami siya. Hindi yan pwede magputok dahil wala man siyang pulbura yan. Kung makumari ka lang siya na bala dahil yan ang ginagamit sa dry firing, sa training. Black, yan ang isura ng black natin kanina na sinasabi ko ini-crack or ini-ipit yung luro ng kanyang basiyo. Pero meron yan pulbura. Yan ang ginagamit sa funeral bullet para hindi maka-disgrasya. Kasi wala siyang bala na lumilipad. Yan na naman yung sinasabi natin kanina, yung M863, yung ano kaya kanina, yung sinasabi natin, yung plastic practice ammunition, yun ang ginagamit sa training din para dahil yan ay limited ng kanyang charge sa pulbura at pang-indoors lang siya. So, nakikita nila yung mga bala, iba't ibang kasing bala ng ating M16 rifle. So, proceed tayo. So, dito naman, little tips, parts of M16 rifle. Papakita ko sa inyo yung mga parts ng ating M16 rifle kung ano-ano ang mga yan. Ano ang sabi niyan? Upper receiver group. Ito yung upper receiver group na tinatawag sa taas. So ano ito ang mga nasa upper receiver group? Front suppressor. Ito yung ating last suppressor. Front sight assembly. Yung front sight assembly is ito. Ito yan, nakikita nyo ba dyan? Ito yung tinuturo ko ng kamay ko, ito. Tapos, bayonet stand. Ito yung bayonet stand, yung nilalagyan ng bayonita. Tsaka, ito rin yung upper sling swivel. Then, handguard. Ito yung handguard, yung nahawakan ko dito. Ito.
Handel. Ito yung kiriing handel. Ito, pang buhat ka. Oh. Ito, kiriing handel. Rear side. Ito yung rear side niya. Ito, may butas. Yung rear side. Sa likod na side niya. Slip ring. Yung slip ring niya, ito. Ito, nakahawak ng handguard. Ito. Itong sinasabi na slip ring. Next, forward assist assembly. Yung kanina, ituro ko sa inyo, yung ito. Yung forward assist assembly. Ito. Tapos, yung charging handle. Ito yung charging handle. Ito. Yan. Ito yung charging handle. Pang kasak. Ito. Tapos, dust cover. Ito yung dust cover. Pang cover sa halikabok. Tapos, barrel. Yung barrel ito, ito kasi extension ito eh. Yung barrel ito dito sa loob. Mula dito, hanggang dyan, ang barrel sa loob ito, hindi mo makikita. Tapos, bolt carrier. Ito yung bolt carrier. Tapos, ito yung barrel extension. Ito, barrel extension niya. Tapos, gas tube. Yung pinakita ko sa inyo kanina, yung gas tube, yung puti dito sa loob. Makikita nyo naman siguro. Kasi may butas-butas yung ano natin. Tapos, yung windage drum. Ito yung windage drum, ina-adjust. Ito, pakaliwa, pakanan yung side. Pwede natin clockwise rotation. Ito ang windage drum. Adjustment ng side. Yan ang parts ng ating upper receiver group. Dito naman sa ating lower receiver group, pakita ko naman sa inyo yung kanyang parts. Ano muna? Butt plate. Ito yung butt plate sa likod. Kaya na ba? O itong plate niya. Nakikita nyo dyan sa likod. Storage for cleaning gear. Yung kanina, yung mga pinakita ko rin sa inyo, storage for cleaning gear. Ito, storage for cleaning gear. Rear swing swivel. Ito, rear swing swivel. Ito yun. Tapos, trigger guard. Ito yung trigger guard niya. Then, trigger. Alam na ito, trigger, pangkalabit natin para pumutok ang ating rifle. Then, magazine release button. Ito yun, magazine release button. Ito, may pagpinag mo yan, makahulog yan ang magasin. Then, magasin cuts. Magasin cuts, dito lang yun sa pan, dito sa loob nito. Pang, dito, yung magasin cuts dito. Yan o, pang siya nagsasalo ng magasin. Tapos, selector lever. Yung selector lever niya, yung pinakita ko sa kanya, ito, pipiliin mo kung semi-automatic or fully automatic. Then, bolt caps. Yung bolt caps niya is ito. Ito nagsasalo ng bolt kung sakali na walang laman na yung ating rifle. Ubus ng bala. Bolt caps. Ito. Ito, bolt caps. Tapos, receiver pivot pin. Receiver pivot pin. Yung ito, yung receiver pivot pin. Ito, nakikita nyo dyan. Pivot pin. Ito, receiver pivot pin, yung samahan niya. So, pinakita ko na sa inyo yung
Kanglo were receiver crew. Next, yung board carrier assembly. Ito yung kanina nakita yung board carrier assembly. Ano-ano ang mga laman itong board carrier assembly? Una-una, letter A, board carrier. So, letter B, ito yung board. Yun ang board. Nakikita niyo sa picture, nandiyan ang board, letter B. So, letter C is firing pin. Ito yung firing pin. Yan, maliit lang siya, pero yan ang tumutusok sa point ng ating bala. Firing pin, retaining pin. Ah, ito, huwag mo nakikita niyo ito, parang hairpin lang, pero napakalaga ito. Ito ang nag-lock ng ating firing pin. Kasi pag wala ito, mahuhulog ang ating firing pin na yan, mawawala yan. Hindi na mag-function ang ating M16 rifle. Bolt, letter A, bolt cambe. Ito yun. Itong bolt cambe nito, ito rin ang hold ng ating firing pin para di sa magalaw-galaw. Yun. Yan, ang sura niya, para di sa magalaw-galaw dito. Kaya, meron siyang butas dito. F extractor. Ang extractor naman is nandito yan sa loob ng ating bolt. Dito sa picture, nakikita ko dyan, meron kasi spring dito. Hindi ko na ipakita sa inyo, baka lumipad dito at magbayad pa tayo dito. Kasi may spring ito, maliit. Kaya hindi ko na tinatanggal. Yan ang extractor. Extractor. Dito sa loob niya. Yan sa picture, nakikita niyo dyan. So, pinakita ko na sa inyo lahat yung parts ng ating M16 rifle sa ating receiver, sa lower at saka sa bolt assembly. So, any question regarding sa ating parts ng ating M16 rifle? Okay, wala. Proceed tayo. Proceed tayo sa ating disassembly and assembly ng ating M16 rifle. Pero ibalik muna natin ito yung ating dinasasimple kanina para mapakita ko sa inyo kung paano yung ating assembly and disassembly ng ating M16 rifle. Receiver free of the
lower receiver. Ibig sabihin, ilagay na natin ito sa magali tayo na ano sabi dyan? Dios Carpes Ornel, gagawin tayo ng pako para matusok natin yung five-foot pin at saka tiktang pin yan para mag-iwala yung upper sa lower receiver group. Pero itong 16 ko, is madali lang naman itong i-press yung kanyang five-foot pin at saka tiktang pin. Tingnan natin. Ito na. Tatagalin mo na yan. Wala na. Ito na. Nag-iwalay na. Impress ko lang yung 5-foot pin. Then, hinila ko. Then, nag-iwalay na siya. Yung ibig sabihin nito, press the tiktok pin and 5-foot pin until after receiver free from the lower receiver. O, ibig sabihin, free na siya. Nag-iwalay na sila. Dalawa. Dito rin, pick the upper receiver group. Upper receiver, grab the turning handle, pressing it and fall to the rear to withdraw the ball carrier from the receiver. Grab the ball carrier and pull it to the receiver. Ibig sabihin, kapain natin ito. At saka, hilahin pa atras. Then, tatanggalin natin yung ball niya para matanggal siya sa happy receiver group. Ito, natanggal na natin yung kanyang ball carrier from the receiver. O, yun na, natanggal na natin. Ball carrier ang pull out from the receiver. Ito na, natanggal na. Meter 8. To dismantle the ball carrier group, press out the firing pin, retaining pin by using nail or the nose of the cartridge. Ibig sabihin, natanggalin muna natin yung kanyang firing pin, retaining pin. Yung ito, yung maliit na ito, hindi masyadong makikita kasi medyo maliit lang ito. Kaya sabi niya, nagamit na tayo ng nail or the nose of the cartridge. So, ukitin natin, pagkita lang sa inyo kung paano lumabas itong lumabas siya dahan-dahan, Yon, lumabas na siya dahan-dahan. Tatanggalin natin ito. Tatanggalin ko, napupunan tayo, hilahin ko. Wala na, tatanggal na yung parang hairpin na ito. So, ano sunod? Elevate the ball carrier and allow the firing pin to drop from the ball. So, ibig sabihin, elevate daw. Ito, elevate ko. Pinigilan ko na ito ng aking ano dito, kamay. So, ilibid ko. Yan ang firing pin. Nahuhulog na. Usa siya. Nahuhulog. Dahil sabi ko kanina, yung 5-foot na yung firing pin, retaining pin nito, ito ay nahuhul sa ating firing pin. So, wala na. Natanggal natin yung firing pin. So, pull the bolt and remove the cam pin. Pull the bolt and remove the campaign. Ibig sabihin, tatanggalin muna natin. Hilahin natin ang bolt. Then, remove natin yung campaign. Nahuhulog na rin yung campaign niya. Ito na, yung campaign na tatanggal na. Kasi wala na yung lock. Tinanggal natin ang lock kanina So, yun na. Then, the bolt is easily removed from the carrier. So, ito na. Ang bolt na ito, pwede natin hilahin. Kasi wala na. Wala na yung lock. Wala na siya ng lock. Kasi tinanggal natin. So, ito na. Natanggal na natin yung board carrier assembly niya. Next. Meron din nakasulat dito, pero pakita ko sa inyo, meron pa ito buffer spring sa loob dito. May spring pylon sa loob at saka yung buffer. Pakita ko lang sa inyo yung pantanggal. Meron itong pin dito para pigil dito sa ating buffer spring. Tatanggalin natin. Yun. Nalabas na. Nalabas na yung ito yung tinatawag na spring at ito to yung buffer. Ito ang tumutulak ng ang function ito
nagkagawin natin. So, ipapalitan naman natin ito. Ano naman ang proseso? Tingnan natin. Asimple. Assemble the boat carrier group. Caution, do not spread ends of the piling pin, retaining pin. So, ibig sabihin, pinalalaan tayo yan na itong piling pin, retaining pin natin na huwag daw i-buka. Bakit? Ito ay maliit ang papasukan niya dito. Baka pabinukan niyo yan, hindi nakakasya. Wala na, hindi na siya papasok. Kulang na yung anong parts ng MCC natin kasi hindi na puputok yan. Hindi na walang lumaglak sa ating firing pin. So, palalaan, huwag natin, pag nag-assemble tayo nito, huwag natin ibuka itong kanyang firing pin, retaining pin. Check the proper assembly by reading the front of the bolt. The firing pin must not drop out. O, ibig sabihin, basta pinasok natin yan, binalik natin ito, kailangan hindi nalabas yung firing pin. So, ibabalik muna natin ito. Ipasok natin ang bolt. Dito. O, yun. Kung nakikita yun, may dalawang butas yan. May butas yan na isa na malaki at saka maliit. Pasok natin. Pumasok siya. So, next natin ipapasok itong camping niya. Pasok natin ito sa butas niya. O, yung sabi ko sa kanya-kanya, hindi ka maliit ka, malaki. So, hindi pumasok. So, ibig sabihin, basta hindi siya pumasok, ilipat mo ito para pumasok sa malaking butas. O, yun na, pumasok na. Then, ilahin mo ito pababa para ipasok yung firing pin. Oo, doon na. Ipasok na yung firing pin. At saka ito sinabi natin na firing pin, retaining pin natin kanina, na sinabi niya kanina huwag ibuka, ito ang huling ipasok natin. Dito sa butas na ito. Oo, yun na. Pumasok na. So, pagbaba ko dito, hindi yan mangulog yung firing pin. Dahil yun ang naglalak sa ating firing pin, yung firing pin, retaining pin. So, na-assemble naman natin ito, yung ating bolt assembly na ito. Ngayon, ano lang susunod? Place the charging handle in the upper receiver group. Upper receiver, place the bolt carrier group in the open end of the receiver. Push forward in the upper receiver until the sub assembly is fully seated. Ito yun. Ibig sabihin niya, ilagay natin ang charging handle dito sa upper receiver group. Mayroon itong kanalakanan dito na makapasok din ito. Ito, o yun, pumasok na. Then, pag nakapasok na yan, itong bolt assembly nito, ipasok nyo rin dito. O, may kanal-kanal din yan. Kung nakikita nyo ito, ang sarihan din natin, may kanal-kanal din yan na makapasok ito, itong guide niya, o, na makapasok din yan siya sa loob. Then, itutulak nyo pa loob. O, yun na. Naglock na siya doon sa loob. So, ito na yung upper receiver group natin. Nasimula natin yung upper receiver group. Ito naman. Place the two receiver together and reset the pivot pin. Ibig sabihin, i-place together daw yung ating dalawang receiver na ito and place the reset the pivot pin. So, titignan nyo. I-reset ko dito para mag-connect siya ang dalawa at i-connect itong pivot pin na ito. O, yun na. Pinus ko yung pivot pin. Ito na yung pan. Ito na yung resulta niya. Ngayon, anong next na sabi dito? Place the buffer assembly in the lower receiver. So, yung kanina yung ilagay natin na buffer na ito, yung string at saka buffer, ilagay na natin ito sa lower receiver niya. Ibalik natin sa pinanggalingan niya kanina. So, paano ito?
Madrilan. Ipasok dito sa butas. Ito ang butas, oh. May butas yan. Ipasok lang dito. Tula, papaba. Then, diretso lang dito. Maglalak na yan kasi mayroon siya. Lock din dito sa loob. Ngayon, ibabalik na natin ito. Kung nakita nyo ito, wala pa. Hindi pa siya naka-kwan. Naka-asimbol. Cut the hammer and ensure that the secure lever is in seat. So, cut the hammer daw. Ha? Tingnan yung hammer dito kung nakasit dito ba yung ating selector lever. So, kailangan laging safety position lagi yan. Mamaya, kaya lagi mo pala yan. Hindi natin yan, hindi mo na-check. Nakasini pala. Maka-discuss yan tayo. Withdraw the tiktok pin and close the weapon. Pull reset the tiktok pin. Ibig sabihin, yung tiktok pin natin na ito, yung sa likod na ito, balik natin. Nagpunit na siyang dalawa, pero itong tiktok pin hindi pa nakapasok. Kasi pag hindi mo tinulak yan, anong resulta? Walang pabalik yan, ganito. Kaya pag binalik mo lang ganito yan, i-push mo yung, i-push mo na yung, para ito, tiktok pin, din, saruhin mo na, oh. O, i-push mo na. So, ibig sabihin, naglalak na siya, kaya sinasabi dito, police it, dating dumping. Ito na yun. O, ito na. Nagkakuha na siya. Bumalik na siya sa dati. Nasimbol na ang ating M16 rifle. So, ito na lang yung itsura niya. Titingnan natin kung ano, kung tama ba yung pabalik mo. So, i-check natin yung charging handle. Ilagay natin sa sini at kakalabitin. Huwag itutok sa tao. Baka may mundo dyan naman na pinasukan ng mga dahil mamatay ang tao. Itutok sa walang tao at kalabitin. O, yun. Once na gumalaw yung hammer niya, pumutok, narinig ninyo, ibig sabihin, tama yung pag asimbol niya inyong M16 rifle. Then, kasahin niyo ulit at saka lagay sa safety. Ibig sabihin, tama yung pagbalik ng inyong M16 rifle. Kasi pag hindi nyo kasa ito, hindi yun magpunta sa safety. Kaya dapat i-cap nyo muna, ikasahin, then balik sa safety. So, ganyan lang kadali ang mag-disassemble at saka mag-assemble ng ating M16 or Armalite. So, any question sa ating pag-disassembly at pag-assembly ng ating M16 rifle? At before we proceed, mag-break muna tayo 10 minutes. So, proceed tayo. Malfunction. Malfunction is a failure of a weapon to function normally, and one common form of malfunction is stoppage. Stoppage is a failure of automatic or semi-automatic firearms to complete the cycle of operations. So, ibig sabihin ng malfunction, yung ating rifle ay hindi pumutok dahil sa mali or yung bala ng ating rifle is luma na or meron tayong mga naka lagay sa loob or kulang yung ating parts na kinabit. Kaya ang ating firearms is nagmamalfunction siya. Hindi nag-complete ang kanyang cycle of operations. So, ano nagawin natin? Unang malfunction ng ating M16 rifle. Immediate action for stoppage. When the rifle fails to operate, you must attempt to clear
it as soon as possible and do this by applying immediate action. Immediate is the recognized by using the acronym SPORTS. So, yun, ano ba itong SPORTS na sinasabi dito? So, titingnan natin kung anong gagawin natin once na magsabi sa ating M16 rifle. Titingnan natin yung kanyang acronym na SPORTS. Una-una, S, slap the button of magazine to make sure it is fully, properly seated. Ibig sabihin, yung magazine natin na ito, slap natin dito para titingnan natin kung fully seated ba, o kanya na spring ng ating magazine nagpapansyon. Kaya, slap natin ang weight ng ating magazine para maging pantay-pantay kung maging maayos ang pastaran ating bala. Next, P, pull the charging handle all the way to the rear. Ihilain natin ang charging handle pa likod. Yun, yun ang gagawin mo. So, inihila. Wala ka naman nakita ng ano dyan, or mayroon na obstruction dyan. So, O, observe ejection of the case of the cartridge. Eyeball somewhere and check for obstruction. Yun na, ayun na. Yung sabi mo, pag-pull mo ng charging handle, titingnan mo sa loob, baka meron na tinatira ka dyan ng mga tila sa paglinis mo ng iyong baril. Baka may naiwan. So, hindi talaga puputok yung ating M16. Masasabi talaga yun dahil nga meron siyang obstruction. R, release the charging handle to feed the new round. So, kanina yung binuksan natin, yung tinignan natin dito, kung may obstruction o wala, o kung nakita mo, wala naman, binalik mo ulit para mag-load ulit ang isang bala. Tatanggalin na dito yung hindi pumutok na baril, baka yung sa bala o na naubido na o ruma na, kaya hindi pumutok. Kaya tinanggal na yun, mag-ano ka ulit, magpasok ulit ang isang bala. I-assume natin na nasa loob na ito para mabugot siya ng bala. So, ibig sabihin, yung baril natin, meron na siyang round na isa. Tap the forward assist. Yung T. Sa sports na yan, tap the forward assist. I-tap natin ang forward assist na ito para mag-fully seated ang kanyang bala doon sa chamber para maabot ang kanyang firing pin pag inalagay natin itong trigger. Next, S, shoot. Ibig sabihin, kalabitin mo na ito. Kalabitin mo na, shoot. If it won't fire, look for approval or apply remedial action. Ha? Pag inalabit mo ito, hindi siya pumutok. So, applyan mo lang na remedial action. So, ano itong remedial action na ito? Remedial action is a continuing effort to determine the cause of stoppage or malfunctions and to try to clear the stoppage once it had been identified. Ibig sabihin, gamitan natin siya ng remedial action. Sabi ko, pinutok ko ulit ito, hindi man pumutok, ano kayong diferensya ng aking armas? Tama naman ang pagbalik ko, nilinisan ko lang naman yun, tinalik ko naman ng maayos, so bakit ano nangyari? So ano, nagawin mo naman ngayon yung relaksyon. Kalasin mo ulit. Kalasin mo ulit siya, tatanggalin mo naman, disasimbol mo na naman siya, kung ano talaga ang diferensya doon sa loob. Yun pala ay, kaya hindi siya pumutok, yung pala ay may maliit pala na kwan doon sa loob, yung kilang-kilang mo na natira. Kaya hindi siya pumutok. Asimbol mo ulit, tanggalin mo ulit yun. Ganon, ganon ang process mo na gagawin para matanggal
ating rifle once na identify mo sa loob kung ano ang obstruction doon o ano ang diferensya. Yun pala, yung maliit na yung nakano kanina, yung kilakila mo na pangbunas doon, yung nakasiksik doon, kaya hindi niya maabot ang kanyang firing pin, magkapalo ang firing pin, hindi niya maabot, kaya hindi pumutok. So, once na nakikita mo ng diferensya, sigurado yan, puputok yung armas mo na yan. So, yun ang nagawin natin, paulit-ulit na lang, asimbol, disasimbol, asimbol ulit, para malaman yung kung ano talaga diferensya ng yung M16, bakit hindi pumutok. So, any question regarding sa ating sports at saka remedial action na ito? Sige, okay. Proceed tayo. Para matapos na. The M16 rifle is adaptable. It can use a bipod. Yan, adaptable daw ha. It can use a bipod. Pwede malagyan ng bipod. Ito. A bayonet. Pwede rin malagyan ng bayonita. A telescopic sight. O telescopic sight. Pwede rin malagyan ng telescopic sight. O para pag mag-operation ka, magalitan ng bumalit, or observation ka sa kalaban, na makikita kang, madali mo makita ang kalaban dahil may sight yung M16 rifle. At the same time, 40mm grenade launcher. Pwede natin lagyan ng 40mm grenade launcher dito. Tatanggalin na natin itong hanggang na ito at pero hanggang na papalit. Lagay dito sa loob. Iatas natin dito siya para maging dalawa na yung pangunta sa kalaban. Once na maubos ang bala mo sa M16 rifle mo, meron ka pang reserve na M23 rifle na ang bala niya is parang sardinas kalaki. Kaya nga, nakalagay dyan, grenade launcher or kung muna tinatawag is M23. So, any question ulit dyan? So, if you have any question, patuloy natin. Isumaray natin yung ating na pick up sa umaga na ito. Ano-ano ang mga ito na natin up natin for the past 1 hour. Natin up natin yung definition ng characteristic, H-cycle operations, other features, general data, operational characteristic, ammunition use, major components and parts of the existing, assembly and disassembly, and the malfunction ng ating M16 rifle. So, any question or clarification regarding our subject matter? Meron ba? Meron? So, kung wala na, with regard sa ating M16 rifle. So, kung wala na talaga, so that ends my lecture. Thank you very much and good day. Sana may natutunan kayo sa umaga ito sa aking pagtuturo regarding sa M16 sa pag-disassembol at saka sa pag-assembol ng ating M16 rifle. Magandang umaga sa inyong lahat at maraming salamat sa inyong pakikinig.